Kinabukasan sabay silang pumasa sa kumpanya. Suot pa rin ni Alexia at tayo na pang sekretary kahit sinabi niya na si Blake kagabi na huwag na magtatrabaho ngunit tumanggi si Alexia dahil kailangan niyang kumita para sa pamilya niya. Hindi siya aasa kay Blake at sa pamilya ni Blake. Hindi pa rin nawawala sa isip niya kung ano lamang siya ni Blake. Isang bayad sa utang ng pamilya niya. Nang pumunta na si Alexia sa kanyang cubicle, huminto rin sa paglalakad si Blake at bumaling kay Alexia. Dito ka lang? Tanong ni Blake. Kumunot ang noo ni Alexia ang tiringnan siyang nagtataka. Bakit? San ba ako dapat? Hindi ba dito naman talaga ang pwesto ko? Simpleng sagot ni Alexia. Kagabi na nakauwi sila sa bahay, sinubukan nilang dalawang magtabi matulog sa kama tulad ng sinabi ni Blake kay Alexia na kailangan nilang maging komportable sa isa't isa. Kaya naman hanggang ngayong araw gusto ni Blake na palaging nasa tabi niya si Alexia. Ipapaayos kong peso mo sa loob ng opisina ko. Sa loob ka na. What? Nababaliw ka na talaga? Hindi pwede. Dito lang ako para alam ko agad kung sino gusto ko makausap. Pumasok ka na sa loob, Blake. Nahihiyang sabi ni Alexia. Gusto niyang matawa dahil sa tingin niya ay nahihibang na si Blake. Noong nakaramang araw, mas sumampakikitungo ni Blake sa kanya at dahil lang sa usapan nilang dalawa, mas lalo lang nanibago si Alexia sa inaasa ni Blake sa kanya ngayon. Gusto ko nasa loob ka at kasama ko. Hindi ba mas okay yun dahil malalaman mong usapan na magiging bisita ko sa loob? Tanong ni Blake na para bang wala lang sa kanyang sinasabi. Ngunit umiling si Alexia. Hindi ganon. Ayoko. Dito lang ako. You need privacy. Hindi naman dahil lang sa gusto natin maging komportable sa isa't isa eh. Kailangan na rin natin magsama palagi. Gusto ko rito, Blake. Hayaan mo na ako rito. Masanay ako rito at magagawa akong trabaho ko. Mahabang paliwanag ni Alexia. Huminga ng malalim si Blake na tila basuko na siya sa kagustuhan ni Alexia. Hindi niya inaasahan mapapasugod agad niya si Alexia kahit ayaw niya dahil gusto niya makasama si Alexia sa loob ng opisina. Pero wala siya magagawa para siyang aso na gusto nilang sumunod sa kanyang amo. Okay, fine. Sabihin mo na lang ako kung anong kailangan mo at gusto rito. Hey, I am the secretary here and you are my boss. Hindi mo ako asawa sa shift ko, Blake. Ako dapat na magsasabi niyan, hindi ikaw. Pumasok ka na dahil kanina pa nakatingin ng mga empleyado sa akin. Alexia stated. Bumaling silang pareho sa kaliwa at nakitang nagmamadaling bumalik sa kanya-kanyang cubicle ng mga empleyado. Go Blake, get inside. Alexia added. Bagsak ang balikat ni Blake nang tinalikuran niya si Alexia. Umiling naman si Alexia na may ngiti sa kanyang labi. Ngunit bigla siya nagulat nang bumalik si Blake at tinalikan siya ng mabilis. Sabay tayo mag-lunch mamaya. Blake said and he turned his back again from Alexia. Pumasok na sa loob. Naiwan si Alexia na nakatulala dahil sa gulat sa ginawa ni Blake. She bit her lower lip. Dahan-dahan hinawakan ng kanyang labi gamit ang kanyang kanang kamay. Hinawakan niya rin ang kanyang magkabilang pisngi nang maramdaman ng pangiinit. Dahil doon napaupo siya sa kanyang upuan. Tulala pa rin. Ilang oras na lang lunch break na. Natapos naman agad ni Alexia ang mga gawain niya. Pinagawa siya ng meeting schedule ni Blake. Wala naman sana ipagagawa si Blake kunit pumasok si Alexia sa opisina para magtanong kung anong gagawin niya. Nang mapansin na hindi siya pinapagawa ni Blake ng kahit ano, kaya siya na mismo nagtanong. Tatayo na sana ulit si Alexia nang mapatigil siya dahil sa taong sumulpot. Balak na napuntahan si Blake pero magtanong kung anong gustong lunch. Hey, nandito ba si Blake sa loob? Tanong ni Alexia. Siya ang sumulpot sa harapan nito. Hindi makapagsalita kagad si Alexia. Tinatanong kita kung nandito ba sa loob si Blake? Tanong ulit ni Angela. Alam ni Angela na siya ang asawa ni Blake. Ngunit hindi sa pagkakataong to. Wala siyang pakialam dahil si Blake lang naman ang kailangan niya. May appointment ka ba sa kanya, ma'am? Nauutal na tanong ni Alexia. Tinaasan siya ng kilay ni Angela. Hindi na kailangan ng appointment ko ako nandito. Hinumi, alam kong pwede kang pumasok. Pigil na Alexia sa kanya. Ma'am, ako muna tatanungin ko kung po pwede nga. Tumingin naman si Angela sa kamay ni Alexia na nakahawak sa kanyang braso. Binawi niya ang pagkakahawak ni Alexia sa kanya at sinaman niya ng tingin si Alexia. Excuse me, you don't have the right to touch me. And besides, hindi nga kita kailangan ng appointment. Hindi kailangan ng opinion mo kung gusto kong kausapin si Blake. Leave us alone, poor wife. Hindi makapagsalita si Alexia nang sabi niya ni Angela at tuloy na nakapasa sa loob ng opisina. Pumikit ng marain si Alexia at hiniyaan na lang muna. Naalala niya naman kung saan siya dapat tulugan nang dumating si Angela. Naisip niya ang tama si Angela. Hindi kailangan ang opinion niya dahil di naman totoo ang kasal ni Blake sa kanya. Ngunit naalala niya din ang usapan rin ang dalawa ni Blake kagabi sa loob ng opisina. Nagulat si Blake nang bumukas ang kanyang pintuan. Niluwa si Angela. Ang akala niya si Alexia ang pumasok. Tumingin pa siya sa likod ni Angela. Angela, what are you doing here? Tanong ni Blake sa hindi nakatingin kay Angela. Nang mapansin ni Angela, lumapit siya kay Blake at tinalikan sa pisngi.
Agad naman napatango si Blake sa ginawa niya. Anong ginagawa mo? Galit na tanong ni Blake. Bumaling sa pinto at inakalang pumasa si Alexia. Ayaw niyang makita ni Alexia ang ginawa ni Angela. Binibisita lang kita. Bawal na ba akong bumisita? Alam mong may asawa na ako. Hindi na pwede. Tumawa si Angela sa sinabi ni Blake. Nakaramdam siya ng sakit ngunit di niya yung pinakita dahil mas nakaramdam siya ng galit. Sinong niloloko mo, Blake? Kung maloloko mo ibang tao at si Alexia, ako hindi. Alam kong hindi mo siya mahal. Alam kong pinakasalan mo lang siya na wala kang nararamdaman dahil ako pa rin na nasa isip at puso mo. Bumalik ako rito para ibalik ka sa akin, Blake. Divorce her. Nanlaki ang mga mata ni Blake sa sinabi ni Angela. Hinawakan niya sa braso si Angela at akmang hihilahin palabas. Ngunit napahinto sila ng bumukas ang pintuan at pumasok si Alexia. Nang makita ni Angela si Alexia, agad niyang hinalikan si Blake at niyakap. Umiwas ang tingin si Alexia. Nanlaki lalang mata ni Blake at tumawang kanyang bibig na makitang umiwas si Alexia. Tinulak niya ng bagya si Angela. Lumapit siya kay Alexia para sana magpaliwanag. Ngunit di niya inaasahan ang sasabihin ni Alexia. Pinahanda ko ng lunch mo. Sasabay na ako kina Ruby, sir. Alexia, let me explain. Mali ang nakita mo. Kakain muna ako. Nagugutom na ako. Iyon ang huling sinabi ni Alexia tuloy nang lumabas sa opisina. Pagkatapos ng ilagay sa dining area ang dala niyang pagkain para kay Blake. What the? Angela? Sigaw ni Blake kay Angela. Angela on the other hand, gumiti lang siya na parabang nagustuhan pang nakita. You are mine, Blake. Mine alone. She said and went out. Napahilamos ang mukha niya sa Blake dahil sa nangyayari. Hindi niya alam kung kanino susunod. Kay Angela ba na hindi niya maintindihan kung bakit yun ginawa ni Angela? O kay Alexia na mas lalong hindi niya maintindihan dahil bakit ayaw niyang makita ni Alexia ang nangyari sa opisina na kasama si Angela? Hindi niya man aminan ngunit naguguluhan siya sa kanyang sariling nararamdaman. Noong nakita niya si Angela na bumalik, nakaramdam siya ng saya dahil sa wakas. Makakasama at makikita niya ng babaeng una niyang minahal. Pero sa pagkakataong to, hindi niya sigurado kung ganun pa rin bang nararamdaman niya kay Angela. At sa kabilang banda, mas lalong hindi niya maintindihan ng kanyang sarili dahil kay Alexia. Simula nang nakita ni Blake kung gaano kahirap ang buhay ni Alexia, naging mas gentle na siya kay Alexia. Idagdag pa ang halika nila kagabi. Akala ko ba sasabay ka kay Sir Blake? Tanong ni Maria kay Alexia na biglang tumabi si Alexia sa kanya. Agad tumakbo si Alexia papuntang cafeteria para humabol ang mga kasamahan niya ngayong lunch. Tunay na nakaramdam siya ng kirot sa nakita niya sa opisina ni Blake. Ngunit agad niya rin itong inalis sa kanyang isipan dahil sumagi ulit sa isip niya na hindi dapat siya masaktan. Pinipilit niya sa kanyang sarili na ang mga pinapakita ni Blake sa kanya ay wala lang. Siguro awa lang para kay Alexia. May kasabay na siya. You are his wife, Miss Alexia. Hindi ba kayo sasabay sa isa't isa kahit may kasabay rin siya? Tanong naman ni Jella. Natahimik si Alexia. Hindi niya rin alam kung paano sasagutin ang mga tanong ng mga kasamahan niya sapagkat gumiti na lamang siya at noon ang lumapit sa pwesto nila para kumain na. Kahit ang mga kasamahan niya hindi rin nagtanong pa ulit. Oh my gosh! Napatigil sila sa pagkain na magsalita si Marie habang nakatingin sa likod ni Alexia. Ganoon na rin sila. Huling tumingin ay si Alexia at ang nakita niya hindi niya inaasahan. Naglalakad si Blake bitbit ang pagkaing dinala ni Alexia sa opisina niya. Pinagmamasdan din siya ng mga tao. Unang beses nilang nakita na may dalang pagkain si Blake sa cafeteria at mas lalong dinila inaasahan na makikita nga nila ang kanilang boss. May hinahanap siya. Bulong naman ni Angel. Naglalakad si Blake na tila ba may hinahanap sa paligid at ang nakita niya si Alexia tumigil siya. Gumiti siya ng tipid at naglakad ulit patungo sa pwesto ni Alexia. Tumikim ang kasamahan ni Alexia at mga alis na nang pigilan sila ni Alexia. Dito lang kayo, Alexia said to them. Nakatinginan si Angel, Marie at Jella bago umupo ulit hanggang sa nakarating si Blake sa table nila. Seryoso nakatingin si Blake sa kanila. Umaasa siyang aalis sila ngunit nang bumaling siya kay Alexia, naintindihan niya kung bakit nanatili sila. I will eat my lunch with you. Okay lang ba sa inyo? Tanong ni Blake. Nagulat naman ang tatlong babae kaya mabilis silang tumango. Ito ang unang pagkakataon na makasabay nilang kumain sa cafeteria si Blake dahil kahit kailan hindi nila maaya si Blake na sumabay. Bukod sa nahiya sila kay Blake, natatakot din silang magalit sa kanila si Blake. Yes, yes sir, have a seat. Mabilis ang sagot ni Jella. Pagkaupo ni Blake sa tabi ni Alexia, tahimik lang silang tatlong nakikitingin sa kanilang dalawa ni na Alexia at Blake. Bakit ka nandito? Bulong ni Alexia kay Blake. Lumapit pa siya para hindi marinig ng mga kasamahan niya ngunit nagkakamali siya. Narinig nila ang bulong niya. Hindi rin naman nagpatinag si Blake sa lapit ni Alexia. I told you, I want to eat my lunch with you. Iyan ang sabi mo na magsasabay tayo kaya magsasabay tayo. Blake said. Pumikit ng marin si Alexia. Naisip niya si Angela. How about Ma'am Angela?
Bakit di mo siya kasabay? She is not your boss, Alexia. Don't call her ma'am. And besides, hindi ko siya kasabay. Stop asking me. Eat your food. Pinigilan na lang ni Alexia ang magsalita pa dahil nakakaramdam na siya ng pagkahiya sa mga kasamahan niya. Pasimpleng tumingin din ang ilang empleyado sa cafeteria sa pwesto kung nasaan si Blake. Nagtataka ang kanilang mga mata kung bakit kasama si Blake. Marami pang hindi nakakaalam na si Alexia ang asawa ni Blake. Eat this, ang unti lang na kinain mo. Napalingon si Alexia kay Blake nang sabihin ni Blake iyon at naglagay pa ng gulay sa plato ni Alexia. Tapos na akong kumain. Hindi mo na dapat ilagay ang gulay sa plato ko, Blake. Hindi pa ako tapos kumain kaya hindi ka pa din tapos kumain. Guys, you can go back to work. Magsasabay na kami ni Ma'am Alexia ninyo papunta sa office. Blake said at bumaning kina Jella, Angel at Marie. Yes, sir. Mauuna na kami. Sagot naman ni Maria at agad hinila sa Jella at Angel. Oh my gosh, naiisip ninyo ba ang naiisip ko? Tanong ni Jella kina Maria at Angel. Yes, yes. Nakasabay natin si Sir Blake ngayong lunch. Hindi ba't karangalan yun? Nai-excite na sabi ni Angel. Isa yan, pero hindi. Makikita mo talagang mahal na mahal ni Sir Blake si Miss Alexia. Yung mga tingin niya kay Miss Alexia kakaiba. Sana may makilala akong kagaya ni Sir Blake. We all knew that he was still arrogant. Siguro kung hindi dahil kay Miss Alexia na pinalis na tayo sa table. Marie said. She was right. Kung hindi naman dahil kay Alexia ay pinalis na nga sila ni Blake. Ngunit dahil iniisip din ni Blake na kung gagawin niya iyon, magagalit si Alexia at magkakaroon pa ng gulo sa loob ng cafeteria. I'm done eating, Alexia said. Tinignan ni Blake ang plato ni Alexia at tunay ngang tapos ng kumain si Alexia. Kinuha naman ni Blake ang bottle of water. Binuksan niya iyon at binigay kay Alexia. Drink it, he said. Kahit na nagtataka si Alexia sa inaasa ni Blake, hinayaan niya na lang para makaalis na sila sa cafeteria. Tara na, may meeting ka pa mamayang alauna. Kailangan mo maghanda, Alexia said. Nauna siyang tumayo kay Blake at nauna rin naglakad. Agad naman siyang sinundan ni Blake hanggang sa elevator. Silang dalawa lang sa loob ng elevator dahil sa VIP passenger sila. Tahimik na lang sila sa loob hanggang si Blake ang unang bumasag sa katahimikan. Yung nakita mo kanina nakasama ni Angela, wala lang yun. She kissed me directly. Nagulat din ako sa ginawa niya. Nauutal na sabi ni Blake at napatigil sa pagsalita nang bumaling si Alexia sa kanya. You're explaining. Why? Wala lang naman yun sa akin. I am here to do my job as your secretary and I don't have the right to say something or anything sa lahat mga ginagawa mo. What? Sigaw ni Blake na nagpatigil kay Alexia. Of course you have the right to say anything. You are my wife and I am your husband, Alexia. What are you talking about? Huminga ng malalim si Alexia at gumiti kay Blake. I am your wife in paper, Blake. Let's put that way nang sa ganun alam natin kung hanggang saan lamang tayo. Alexia stated that she went out first from the elevator when it opened. Naiwan si Blake saglit. Nakatulala dahil sa sinabi ni Alexia. Nakaramdam siya ng sakit na marinig ang sinabi ni Alexia. I can't believe this. Bakit nga ba ako nagpaliwanag sa kanya? As if she cares, he said to himself. Habang nasa meeting si Blake, nasa gilid niya naman si Alexia. Hawak ang notebook para maglista ng mga kung ano-anong pinagbimitingan. Ngunit naiilang siya dahil sa narinig na ni Blake sa kanya. Kahit tumay nagsasalita sa harap para mag-present, hindi sa kanila tumitingin si Blake. Si Alexia na nakakaramdam ng hiya dahil sa ginagawa ni Blake. Mr. De Vera, what do you think? Tanong na isang investor kay Blake matapos magsalita ng presenter sa harap. Ngunit hindi siya nilingon ni Blake. Kinagat ni Alexia ang kanyang ibabang labi at dahan-dahan lumapit kay Blake. Kumurot naman na noon ni Blake na makitang tumayo si Alexia at nagulat siya ng puntahan siya ni Blake. You're not listening, Blake. Kanina ka pa nila tinatanong, bulong ni Alexia. Ngumiti si Alexia sa mga tao upang humingi ng paumanhin. Oh, I'm sorry. What was that again? Tanong ni Blake nang bumaling siya sa mga tao. Umiling ang iba. Nadismaya sa ipinakita ni Blake. Ano bang meron sa secretary mo at nasa kanya mga mata mo? Hindi sa mga presenters. Nasa kanya bang presentation? Insultong tanong na isang investor. Excuse me, Mr. Liu. You are talking about my wife. Watch your words. Napatigil si Blake sa pagsalita. Nangawakan siya ni Alexia sa braso. Pumikit ng mariin si Blake. Huminga at bumaling ulit sa mga tao. I heard everything and I don't have an interest to continue the project. For the safety of my company, hindi ko hayaan na mag-sign ng oras at pera sa walang kwentang project. This meeting is now adjourned. Nagulat ang lahat sa sinabi ni Blake. Nauna siyang nababa sa conference room na sinunda naman kagad ni Alexia. Naiwan ang mga board of directors, iilang investors at volunteers para sa project na balak nila sa company. That's his wife? Tanong ng babae. I can't believe it. Secretary niya ang wife niya? Tanong din ang isang lalaki na nasa middle 30 years of age. Stop it. That's not the issue here.
Ang isyo rito, hindi niya inaprubahan ang project na to. We are wasting our time here. Clyde, gawin mo to ng paraan. Kailangan natin magawa ang proyekto na to. Sabi ng matandang board of directors sa kanyang anak na isa rin sa investor. Yes, Dad, I will. Bek, sandali lang. Bakit mo yun ginawa? Tama naman sila eh. Dapat mo silang pakinggan. Sabi ni Alexa habang sinusundan si Blake papunta ng opisina. Hindi siya sinagot ni Blake. Umupo lamang siya sa kanyang swivel chair. Hinilot ang sentido. Totoo naman kasi na dapat sa kanila ka nakatingin. Eh bakit pa sa akin ka nakatingin? Ako ang nahihiya. Nailang ako sa ginawa mo kanina. Baka kung anong isipin nila. Ikinahihiya mong nakatingin ako sa'yo? Tanong ni Blake na pinuto ng sinabi ni Alexa. Napa-atras naman si Alexa. Umiwas ang tingin kay Blake. Hindi naman sa ganun pero kasi... Hindi pa tapos ang meeting dapat. Hindi pa umabot sa 3 oras sa'yo ng estimated duration ng meeting pero tinigil mo kaagad. Hindi mo pa nangyari ang project na sinasabi nila. Mahabang sagot ni Alexa. Kumunot ang noon ni Blake dahil sa sinabi ni Alexa. Hindi niya inakala na hindi maintindihan ni Alexa kung bakit siya nakatingin sa kanya. Pero sa bagay, sino ba namang tanga ang titingin sa isang babae habang nasa meeting siya kasamang boards? Hindi niya naaasahang maintindihan niya ni Alexa. Narinig kong plano nila pero hindi ko nagustuhan. Kaya hindi ko na dapat aksayin ng oras at pera ko para sa walang kwentang proyekto, Alexa. And besides, ano bang pakialam nila kung nakatingin ako sa'yo? Asawa kita. You are in the meeting, Blake. At bakit pa ba kasi ako tinitingnan, ha? Hindi na mapigilan ni Alexa ang sumigaw. Sa pagkakataong to, si Blake naman ang umiwas ang tingin. Hindi niya masagot kagad ang tanong ni Alexa dahil hindi niya rin alam kung bakit nga ba siya nakatingin kay Alexa. Iniisip niya lang huling sinabi ni Alexa sa kanya sa loob ng elevator. Huwag mo nang isipin yon. Ano ang susunod kong meeting? Tanong ni Blake para may ibang usapan. Apparently, wala ka ng kasunod na meeting pero may mga pipirmahan ka. This document needs approval from you. Alexa replied. Nilapag niya ang hawak niya mga papel sa lamesa ni Blake. Ngunit nagulat siya sa ginawa ni Blake. Bigla siya ang nila ni Blake kaya napaupo siya sa hita ni Blake. Nanlaki ang mga mata ni Alexa sa gulat. Pinilit niya ang kanyang sariling makawala ngunit kinulong siya ni Blake sa mga bisig. Anong ginagawa mo, Blake? Nauutal na tanong ni Alexa. Pinigyan na ng sariling hawakan ang balikat ni Blake, ngunit di niya na ginawa dahil mas lalo siyang dinikit ni Blake sa katawan nito. You're wearing a skirt, Blake said. Mas lalong nanakit ang mga mata ni Alexa nang maramdaman ang paghawak ni Blake sa kanyang hita sa ilalim ng kanyang palda. Nakaramdam siya ng panghihina. Gustuhin man niyang ilayo ang kamay ni Blake sa kanyang hita, ngunit di niya magawa. Naalala niya ang halika nila ni Blake kagabi sa loob ng kotse. Halik lang yun kung nakaramdam na siya ng kakaibang pakiramdam sa kanyang loob. Paano pa kaya ngayon na sila lang sa loob ng opisina? Paano kung may magbukas ang pintuan at makita ang posisyon naming dalawa? Tanong ni Alexa sa kanyang isipan. Halos mapatalon si Alexa sa sunod na ginawa ni Blake. Idinikit ni Blake ang kanyang baba sa leeg ni Alexa. I am upset because you are upset. I don't know kung bakit ayaw ko sa tingin mo kanina na makita kami ni Angela. I don't want you to feel upset because of that, Alexa. Alam ko naging malupit ako sa'yo. Hindi naging magandang trato ko sa'yo. At hindi ko maintindihan kung bakit gusto kong baguhin iyon at alisin mo yun sa isip mo. Blake, ano bang sinasabi mo? Blake stopped Alexa from talking. He kissed her. Pumikit ng maren si Alexa. Dinaramdam ang bawat halik ni Blake at taplos ng kamay ni Blake sa hita niya. Let me ease your pain caused by me. I want you to give our relationship for real, Alexa. Please give me a chance in your life. I will promise to make it right. Natigil ang halikan. Nakatingin lang si Alexa kay Blake. Hindi alam ang sasabihin dahil sa gulat at pagtataka. Habang pinagmamasdan niya ang mata at mukha ni Blake, nakikita niyang sincere si Blake sa mga sinasabi. Naisip niyang wala namang mawawala kung susubukan niya sinabi ni Blake. Walang masama dahil kasal sila kahit sa papel lang at mas lalong walang masama kung tututuhanin nga nilang relasyon nila. Alexa licked her lip. She touched Blake's face. Let's do it, she said and kissed Blake this time. Dumating ang gabi. Sabay silang dalawang umuwi ng bahay. Hindi mawala sa mukha ni Blake ang saya sa pinag-usapan nila ni Alexa sa loob ng opisina niya. From now on, maghahanap na ako ng bagong sekretary. Hindi ka na magtatrabaho sa akin. You're firing me? Agad na tanong ni Alexa. Umiling naman si Blake. Para sa kanya, hindi na kailangan ni Alexa magtrabaho bilang sekretary niya. Naisip ko lang naman na hindi mo na kailangan magtrabaho sa akin bilang sekretary mo. You are just going to do your duty as my wife, Blake replied. Kumunot ang noon ni Alexa. Hindi maintindihan ang sinabi ni Blake. Para kay Alexa, wala lang sa kanya kung magtatrabaho siya dahil para din naman yun sa pamilya niya. You know I need this job, Blake. My family needs me. Hindi naman po pwedeng umasa na lang ako sa'yo at sa pamilya mo. Alam mo ako ng dahilan kung bakit tayo nagpakasal, Alexa explained. Bumuntong hininga si Blake.
Lumapit kay Alexa at tumupo silang dalawa sa kama. Alam kong yun ang sasabihin mo. At alam ko rin talagang hindi ka papayag kung tutulungan kita. Naisip ko lang din na magtayo tayo ng negosyo at karamay mong kapatid mong si Matilda para hindi na siya maghanap na iba't ibang trabaho. Umiti si Blake nang sabihin na iyon. Nanlaki ang mga mata ni Alexa. Tinignan niya nang mabuti si Blake kung nagsasabi ba ng totoo. Pero dahil sa mukha ni Blake na halatang sincere, hindi nagsisinungaling. Napatakip na mabig si Alexa. Negosyo? Ano negosyo naman ang gagawin at kailangan mo ba na negosyo kung mayaman ka na? At isa pa, bakit mo pinagkakatiwala sa akin na naiisip mo? Tanong ni Alexa. Wala siyang tiwala sa kanyang sarili na magagawa niya ang sinasabi ni Blake na magtayo ng negosyo dahil hindi niya pa ito nasusubukan. Ang isa pa sa kinababahala niya, hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral. Tanging hanggang high school lamang ang natapos niya. Because you are my wife and you need to do this to sustain the needs of your family. Don't worry, I will invest 100% in this business at lahat na magiging profit ng business na gagawin ay sa'yo lahat at sa pamilya mo. No! Sigaw ni Alexa. Napatayo siyang bigla. Hindi siya sang-ayon sa sinabi ni Blake. Hindi yun pwede sa kanya. Nagulat naman si Blake sa pagsigaw ni Alexa. Hindi po pwedeng ganon, Blake. Ikaw ang maglalabas ng pera at gusto mong sa akin lahat na magiging profit ng negosyo? That's unfair for you, she added. Tumayo naman si Blake. Hinawakan ang kamay ni Alexa. If you don't want it, then you can give back the money. I invested after a year kung magiging successful ng business. Give and take kung yun ang gusto mo. Mahabang sabi ni Blake. Hinalikan niya sa noo si Alexa. Noong isang araw niya lang ito naisip at alam niya rin kung anong sasabihin ni Alexa. Sa tagal na rin nilang nagsama ni Alexa na kilala niya na ito. Kahit ginawa siyang bahay ng pamilya, hindi pa rin niya gugustuhin na magtanong ng utang loob. Kaya naman sinabi at gagawin na ni Blake ang kahit anong paraan para lang matulungan si Alexa. He is rich indeed. Pero kahit ialok niya pang lahat ng kayamanan niya kay Alexa, hindi pa rin yung tatanggapin ni Alexa. She is full of pride and ego. What do you think? Mas mabuti ba yon? Tanong ni Blake ilang segundong nanahimik si Alexa. Iniisip ni Alexa kung bakit naisipan ni Blake ang ganong paraan. Pero kung ayaw naman ni Blake na maging sekretary si Alexa, siguro tatanggapin na lang din ni Alexa ang inaalok ni Blake. Kung dumating man ang araw na maging successful, ang gagawing negosyo ni Alexa, ibabalik niya ang tulong na ginawa ni Blake sa kanya. Pag-iisipan ko muna magiging desisyon ko. Biglaan to kung papayag man ako ngayong gabi. Hindi ko rin alam kung ano magiging negosyo ko. Gabi na, matulog na tayo. Tumalikod si Alexa na sabihin niya iyon. Maliligo lang ako, dagdag niya. Hinayaan na lang ni Blake na umalis si Alexa sa harapan niya. Lumabas din siya ng kwarto para may tatawagan. Aalis ka? Tanong ni Kenneth na makita niyang lababas si Blake sa kwarto. May hawak siyang baso na may labang alak. Alas 10 pa ng gabi at kakarating lang din ni Kenneth mula sa trabaho. May tatawagan lang ako. You look devastated, ayos ka lang ba? Tanong ni Blake sa kanyang kapatid. Umiwas ang tingin si Kenneth kay Blake. I am not. Bilisan mo kung may tatawagan ka at samahan mo ako sa garden. Kenneth replied. Bumalik siya sa bar counter para maghanda ng alak. Pumunta naman si Blake sa balcony at simulang tawagan ang iba niyang kaibigan para sa plano niyang negosyo para kay Alexa. Kung hindi makakaisip si Alexa, siya ang gagawa. Ano bang silbi ng mga connections niya kung hindi niya gagamitin para sa babaeng gusto niya? Napahinto siya dahil sa naisip niya. Gusto niya na ba talaga si Alexa? Bakit nga ba parang ang bilis niyang magustuhan si Alexa? Nawala na ba talaga si Angela sa kanyang isipan? Mabilis siyang umiling. Hindi niya dapat iniisip si Angela dahil simula nung iniwan siya ni Angela, hindi niya nagugusto yung makasama pa ito. Si Alexa ang gusto niya ngayon. Yun ang pinipilit niya sa kanyang isipan sa gabing ito. Nang dumating si Kenneth sa garden, dalang inihanda niyang alak at mga baso, kasama niya si Peter na hindi rin makatulog. Nakita rin nilang nakaupo na si Blake, inaantay sila. Where's your wife? Yun agad ang tinanong ni Peter kay Blake. Tumaas naman ang isang kilin ni Blake dahil sa tanong ng kanyang eldest brother. Why are you looking at my wife? Kailan bang isama natin siya sa inuman na to? Seryosong tanong ni Blake. Tumawa naman si Kenneth dahil nagsisimula naman ang pagiging attitude ni Blake towards Peter. Is a little brother? He was just asking. Natatawang sabi ni Kenneth. Umupo na silang tatlo at di pa rin naalis ang masamang tingin ni Blake kay Peter habang umiinom sila. Si Kenneth ang nagbibigay ng alak ng bawat isa. Pinagmamasin na ng tingin ni Blake kay Peter. Napapailing na lamang siya. I saw Angela yesterday. Panimula ni Kenneth sa usapan. Tinignan niya kung ano maging reaksyon ni Blake sa sinabi niya. Ngunit hindi tumingin si Blake sa kanya. Angela? Fiancé ni Blake? My ex-fiancé Peter? Blake glared at Peter. I also met her a while ago in my office, Kenneth. What's the matter if you saw her? Bumaling si Blake kay Kenneth. Nababakas sa mukha ni Kenneth ang gulat at tumawa. Really?
She came at your office? At naroon si Alexa. Anong sinabi ni Alexa? Nag-away ba sila? Hindi pa rin nawawala ang tawa ni Kenneth nang tanongin niya iyon kay Blake. Alexa and I are both fine. Nakita niya rin si Angela kanina sa opisina. We talked about it at ngayon ay okay naman. No need to worry, brother. Blake replied to Kenneth. Seryoso nakatingin si Peter kay Blake habang hawak niya ang braso sa kaliwang kamay niya. Sasagot mo kay Kenneth, parang ayos lang sa'yo na makita ng asawa mong kasama mong dati mong kasintahan. Tell me, Blake, mahal mo pa rin bang Angela na yon? Tanong ni Peter. Dahil sa tanong na yon, mas lalong tinignan na masama ni Blake si Peter. Naisip ni Blake na walang karapatan magtanong si Peter na ang ganoong tanong kahit na magkapatid sila. What do you care about it? Tanong ni Blake. Baka masaktan siya kung dahil lang sa hinayaan mong bagay. She is not your friend and you are not allowed to be friends with her brother. I am her husband. Hindi ko siya hayaang masaktan dahil sa akin kaya huwag kang mag-alala, Blake said. He drank the glass of wine as he looked at fierce at Peter. Ilang segundo silang natahimik hanggang si Kenneth ang unang bumasok sa katahimikan. Bumaling siya kay Peter. What will you do, brother, if Alexa is hurt because of Blake? Aagayin mo ba si Alexa mala kay Blake? Tanong ni Kenneth kay Peter na masarang nakapagpagulo sa isipan ni Blake at Peter. Kenneth? Banggit ni Peter para pigilan si Kenneth sa gusto pa nitong sabihin. Why won't you answer, Kenneth, brother? Si Blake. Umigting ang panga ni Peter. Pero kung gusto nga ng dalawang marinig ng sagot niya, sasagutin niya ang tanong ni Kenneth. If you hurt her, hindi ko lang siya kukunin sa'yo. Hindi ka na makakalapit pa sa kanya ulit. Blake, be careful. Kita ko kung paano mo siya tinrato nung una. Huling sinabi ni Peter bago siya tumayo at iniwan si Blake at Peter sa garden.